Ang tunay na talentado hindi talaga mapipigil sa pag-angat. At isa sa patunay niyan ay ang nag-iisang Eugene Domingo. Gusto niyo bang malaman kung ano ang latest tungkol sa ating pitong Hall of Famers? Ano na kaya ang kanilang mga pinaplano sa papalapit na Battle of the Champions? Ang kasagutan sa ating pagbabalik. Ito ang balance. Lahat ay nag-aabang na sa ating talentadong Pinoy Battle of the Champions. Wala na talagang pipigil pa sa ating Hall of Famers para makamit ang titulo bilang Philippines' first ultimate talentado. Kanya-kanyang gimmick, kanya-kanyang plano, kanya-kanyang style sa pag-perform. Ano kaya yung mga nasa isip nila para maiba at umangat? Ito na't alamin natin. Dinalaw ng kwentong talentado ang rehearsal ng mga Hall of Famers habang naghahanda para sa kanilang nalalapit na performance sa Battle of the Champions. Bawat Hall of Famer ay may sariling paraan ng paghahanda. Si Leia, binabanat ang vocal cords. Ang nagturo po sa akin si tatay. Tapos afternoon, mag-stretching na po ng katawan, diaphragm, sa chest, yung lalamunan, gigisingin mo yung boss mo, lalo pag umaga bago ka kumanta. Si Omar the Ladder Balancer, nagbabad sa taas ng ladder para mag-practice ang mga muscle. So, talagang medyo may kahirapan ang gagawin namin, kaya medyo mahaba-habang practicean po. Talagang kailangan mo i-stretch up. Dahil nakaganito eh, ito lang siyang gumaganaw. Ito yung balancer. Ang tribal dancers naman, nag-practice ng mga bagong moves. Wala ba kayong ending dyan? Practice lang ng practice, girls. Makukuha nyo din yan. Kahit si Wan Lu, naghahanda din pala. Pero iba ang vocalization ng isang ventriloquist. Pinapractice ko yung skills kasi may breathing exercise yan, may lip control. Parang mga singers din. Magsasalita on top of ear lang. Tilo! Pataas ng pataas yun. Tapos pahaba ng pahaba. Saan galing yung tulog na yun? Sa tenga mo? Tulog ka na? Apo. Ba't ka nagsasalita? Kinakausap mo ko. Eto naman si Makata, parang hindi naghahanda. Patambay-tambay lang. Yung pong paghahanda doon sa Grand Finals, para pong natural na sa akin kasi na nasa puso ko na po kasi yung gagawin ko. Siguro, pagdating po nung araw na yon, kung ano yung lumabas sa akin, galing po yun sa puso at saka sa isip ng isang tunay na Pilipino. Sapagkat ang akin pong talento ay bilang isang manunula ng ating bayan. Samantala, ang Far East Acrobats hindi makahataw sa pag-iensayo dahil... Nung Bernice, naipit po yung kamay ko sa pintuan ng sasakyan namin. Na-injury po, nawala ng kuko. Aray! Tinanong namin ang Hall of Famers kung ano ang plano nila para sa performance nila. Itong ladder na ito, papatong ito sa ibabaw ng lamesa. May kataasan na lamesa, tsaka talagang masabing lamesa, apat ang paa, tsaka iba yung gagawin ko sa taas. Pag-aanda na ginagawa namin, props. Props na yon, dalawang bilog siya na may design sa baba. Tapos, from the top, bababa yung dalawang ring na yon. Tapos, sasakay kami kaming dalawa, nung anak ko, aakit sa taas. At doon kami magpe-perform, iikot siya, tatalihan sa liig-liig sa liig. Iikot na mabilis. Ang makikita niyo po sa akin ngayon, sa aking pagtatanghal, makakakita po kayo ng mga taong aking gagamitin bilang pampakinang ng aking talento. No, kilalang tao, kay hindi kilala, kay hindi sikat, akin pong pagagandahin ang kanyang aura at bibigyan ko siya ng isang magandang tulain na nakakatuwa, nakakatawa at kahanga-hanga. Yung practice namin is medyo puspusan. Ito, hindi namin naasahan na ano, na mahirap, ang hirap palang buuin. Ito na yung todo, todo na namin. Ito todo na namin yung tricks namin. Kasama ba sa paghahanda ang matamaan ng props? Di ba kayo nasaktan sa kayang ensayo? Yung mga bagong routines, medyo delikado. Kasi sobrang hirap. Especially yung ano, yung mga may part na binubuhol na namin sa sarili na yung katawan, yung apoy. Iniisip ko kung ano po yung maipe-perform ko talaga na mabibigyan ko po talaga ng justice.
At saka yung wala pong pressure. Kasi pagdating po ng grand finals, andun po yung kabay. Kahit anong gawin mo, nandun po talaga yung kabay. Kaya kailangan ma-overcome po yun. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I'd swear I'd be a better man. Itong si Yo-Yo Tricker, to the next level na rin ang pag-iinsayo. Kaya naman, laspag talaga ang kanyang yo-yo. Yung mga naka 3 strings po ako a day para sa pag-practice. Kaya po ako naggagasa sa string kasi po, kung mapapansin niyo po itong tali na to, ang dami niya na po. Tawag dito, himulmol. Si Wanlu, naghahanda na rin para sa malaking pagtatanghal. Ang bago kong puppets na dumating apat, medyo may kumahalan din sila. Tapos, bala ko nga sanang gamitin. Unfortunately, baka hindi ko rin gamitin. Kasi yung pulso na, yung pinakikiramdaman ko yung audience, parang mas pabor kay Nicolo eh. Baka kasi mag-introduce ako ng bagong character, hindi pa siya kilala, walang reaction. Yun ang iniisip ko lang. Abangan pa ninyo uli sa susunod na Lunes kung ano na ang kaganapan sa mga Hall of Famers patungo sa pagiging Philippines' first ultimate talentado. Mukhang matindi ang mga binabalak ng bawat isa sa kanila. Pero matupad kaya ang mga to? Well, next week patuloy ang ating pagtutok sa kanilang paghahanda para sa tinatawag na performance of their lives. At kasama rin yan, makikilala na rin natin ang pangatlong grupo ng ating 4-week comeback episodes. Kaya't kailangan abangan nyo yan. Ako si Ryan Agoncillo and see you this Saturday sa Talentadong Pinoy. At next week for more stories, dito lang sa Kwentong Talentado. Bata pa lang ako, sabi mo.